guys, yung gagawin kong video ngayon ay patungkol sa settings. Kung bago ka pa lang sa Albion Online at mobile user ka, siguro dapat mong malaman tong mga settings na to. Syempre hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na ang mobile ay madalas maglag, lalo na kapag maraming player na nagsama-sama, no? So may settings tayo na medyo makakabawas ng lag, lalo na sa faction war, ganking. So ito hindi naman 100%, no, pero at least nakakatulong to. Nasubukan ko na din naman, lalo na sa faction war, kasi sabay-sabay yung skill animation dyan ng mga player. So talagang maglalag yung mobile natin dyan, depende sa capacity at specs ng mobile natin. Sisimula natin sa ano, yung mga madalas na unang tanong ng mga bagong player. Okay, halimbawa yung paano magtanggal ng flag pag turn on ng PK. Okay, so ganito yun. Kung nakikita nyo to, eto kasi naka-flag na ako, no. Ito yung kung nakikita nyo yung feedback nung ano, touch sa screen ng cellphone, sa itaas ng kaliwang bahagi ng screen natin, makikita natin dun yung pangalan natin. Sa katabi nun, kung makikita nyo, may bilog, tapos may parang ribbon yung dating, no. So pipindutin nyo lang yan para matanggal yung flag. Okay, so you cannot do this while mounted. So kailangan mo na natin mag dismount para magawa yun. Marami sa bagong player na hindi pinapansin, o kaya siguro hindi napapansin yung mga notification gaya nun, kasi maliit nga yung screen. May mga cellphone na maliit lang yung screen. So siguro tingnan natin mabuti yung mga lumalabas sa screen natin. Syempre mahirap makita yan, lalo na kung naka-mobile ka, tapos nasa city ka, crowded masyado, no. So ganito. Okay, pindutin nyo lang yan. Tapos kapag naganyan na, hintayin nyo lang na matapos yan. Mapuno yung sky blue na yan hanggang makarating sa dulo nung bar. So ayun. Shout out nga pala sa Dread Knights PH. Tapos paano naman mag turn on ng PK? So ganun pa rin naman, hindi nagkakaiba dun sa pagtanggal mo ng flag. Pindutin mo lang ulit yung maliit na bilog sa dulo ng pangalan, no. So ganyan, hintayin mo lang ulit na matapos yan. Yung kapag naka-turn on yung PK mo, syempre pwede kang atakehin dyan ng ano, ibang player. Pwede mo rin naman silang atakehin. Ang disadvantage kasi nito, kapag naka-turn on yung PK mo, pagtutulungan ka ng mga player dyan. So kapag nag-PK ka, makikita nyo tong ito, yung bungo sa ilalim ng pangalan nyo, para lumabas yung mga information. Halimbawa, ito, yung bungo na yan, i-hold nyo lang yan. Criminals are unable to flag as friendly. Time remaining 13 minutes 50 seconds. Tapos yun, may countdown yun bago ka makapag-flag up ulit. Kung tatanggalin mo yung PK mode sa'yo, yun pa rin naman ang pipindutin mo. Yan. Kaya lang, kailangan mong hintayin yung countdown noon bago mo matanggal yung PK. You recently change to hostile or attack a player and so cannot switch to friendly right now. So yan yung notification. Gaya nga nang sabi ko kanina, paano mo malalaman yung mga information na dapat mong malaman patungkol sa mga item
skills. Siyempre, mahalagang alam natin yung mga effect ng skills, di ba? Halimbawa, ito. Pindutin mo, di ba? So, dito, ito yung mga basic information yan. Pag-scroll down mo lang siya. Ito naman, resources. Okay. Skills. Para malaman mo yung information ng mga skills na yan, i-hold mo lang. Gaya ng ginawa ko kanina dun sa maliit na bungo. Lalabas na yan. Kasi syempre, mahalagang alam natin yung effect nyan. Ganun din, yung food. Bukod dito sa, ayan, information niya. Ayun na. Mas precise na information. Okay? Sa, ganun din naman sa mount. Yung mga mount, may skill din yan. So, dito wala. Pero may mount na may mga passive. Mga skill. Halimbawa, tignan natin to. Ito, di ba? O, gaya yan. I-hold nyo lang din. Sprint increasing your move speed by 150% for 6 seconds. So, ganun, para ma-check nyo yung mga information ng mga item, skills, mga effect. Ganun lang yung gagawin nyo. So, ngayon naman, pupunta tayo sa control. Di ba kung nakikita nyo, ayan. Yan yung mga control natin. Basic na control settings ng laro. Kapag ka naglalaro, pagka login mo, so dito, punta ka dyan. Isa pa to sa tanong ng ibang player, saan makikita yung settings na pinakita naman dun sa tutorial. Pindutin mo to. Yan. Nandito yan, general. So sa akin, ang ginagawa ko dyan, inalis ko yan, tapos skip intro. Hindi na magpi-play yung intro niyan. Warning before entering PVP area. Depende na sa'yo kung i-check mo yan. Pero sa akin, off ko na yan. Limit player shown in crowded city. So, syempre, lilimitahan niya yung player. Gaya ng sinabi dyan, kapag i-check mo yan. So, pag naka-check yan, ang mangyayari kasi, kahit yung nasa party mo, hindi mo makikita sa city, sa vanity. Itong vanity na to, ito yung kumbaga sa ML skin. Okay, sa ibang laro, avatar, costume. Kung nakaset ka ng always default, isa din kasi ito sa nagpapalag. Halimbawa, mag-faction ka, ganking, set mo yan ng ganyan. Kapag labas mo na ng city, hindi mo na makikita yung mga skin. Basta wala ka sa safe area, hindi mo makikita yung mga skin. Dito naman, sabi dun sa dati kong nasalihan na guild, ang iiwan lang dito ay yung main hand. Sa graphics naman, ito kasi sinet ko to kanina. Pero ang, yan yung setting sa akin. Ito, quality. Pwede mo i-custom yan. Halimbawa, gusto mo lang medium. Tapos, medium lang din. Pero gusto mo, ayan, shadow up. Ayan, i-lower mo yung iba. Ayan. Para makatulong sa bawas lag. Oh. Ganyan siya. Okay naman, okay pa rin naman yung quality niya sa ganong settings. Pero kung yung cellphone mo ay talagang mababa yung specs, ilaw mo na lang siya. Itong effect na to, kung makikita nyo, show effect. Pag in-off mo yan, di ba wala?
mawawala ng skill animation. Bakit mahalaga ang skill animation? Siyempre, para makita mo yung skill na ginamit ng kalaban mo. Kasi kung hindi mo makikita yung skill animation ng kalaban mo, paano ka iilag? Paano ka mag-a-adjust? Paano mo ika-counter, di ba? Kaya itong skill animation, sa tingin ko hindi ito pwedeng i-turn off. So, sa audio, simple lang naman. Ito yung pinaka-master volume. Kahit naka-max lahat yan, kung itong master volume mo naka-off, wala kang maririnig na volume. Kahit anong sounds. So, nasa sayo yung ano settings niyan. Interface. Dito, ito, mahalaga to. Kapag crowded. Faction, group dungeon, isa to sa nagpapalag din. Siguro ang gawin mo, ang iiwan mo na lang sa ano mo, health, para mamonitor mo yung health bar ng character mo. Okay? Sa allied, siguro yung allied player, kahit i-off mo yung guild name nila, automatic naman yan, nare-recognize ng system. Tapos, sa other player, ito yung kapag nasa red zone, tapos black zone, ganyan. Kahit health na lang din ang ilagay mo. Hindi mo kailangan malaman kung sino yung ano mo, kaaway mo. Depende sa'yo kung gusto mo. I-on mo yan. Pero para sa akin, para iwas lag. Binabago-bago ko yung settings dyan. Depende sa lugar at sa activity na gagawin ko. So, hide others in the city. Nasa sa'yo din kung ito turn on mo yan. Okay, small view. Kapag ito, in-enable mo to, yung party kasi dito sa side na to, malalaki. Pero may features na ngayon na pwede mong i-hide naman yun. So, maganda rin naman, naka-small view. Sa controls, when in combat mode, you cannot click on objects that are not combat relevant, such as resources. Eto, i-on mo yan. Bakit? Kasi halimbawa, nakikipag-PVP ka, tapos naka-opto, inaklik mo yung resources. Imbis na tatama yung skill mo dun sa kalaban, hindi. O kaya, tuloy-tuloy yung pagtakbo mo. Halimbawa, tumatakas ka, umiiwas ka dun sa kalaban, napindot mo yung resources, magbabago yung direction mo. Pwedeng maging dahilan yan kung bakit ka mamamatay. Okay, so ito, turn on mo yan. Itong double press to attack, unang pindot mo sa kalaban, masiselect lang siya as a target. Sa pangalawang pindot mo lang siya maa-atake. Tap to move. Ganyan. So, ayan yung epekto nun. Itong custom button experimental, nakita nyo? Ito yun. So, depende sa inyo. Kasi sa akin, maganda yung effect nyan eh. Dito naman, yung pinakamababang tier ng resources. Pipili ka dito. Halimbawa, tier 3. Yung tier 2, tier 1, hindi mo accidentally na nagagather. Okay? Since na-on natin ito, yeah, ito. Dito tayo sa key binding naman. Kung makikita nyo, may mga number 1, 2, 3, 4. Diba sa mobile, napakahirap mag-inspect. Ang dami pa pang pipindutin. Select mo yung target mo, tapos pindutin mo yan. Automatic yan. Mag-i-inspect dun sa target mo. Inspect. Tapos, pili ka dito kung ano yung gusto mong ilagay doon. So, yung number 4 ko is Mount Exit Dungeon. Bakit kamo? Okay. Ito yon, number 4.
Kasi ganito, 'di ba? Lalo pag tumatakbo ka, alam nga nang pipindot ka pa dito. Oh, 'di ba? Pag nandito sa kanan, habang tumatakbo ka, kitam mas madali. So, tapos yung number 2 ko is ito, pinili ko kasi select self. Kasi minsan, 'di ba, kapag umatake ka, halimbawa, napindot mo yung attack button, ayun oh. Kung saan gagalaw yung ano mo, yung character mo. Tapos kapag na-select mo 'yan, hindi ka makakapag-gather. Okay? So, nilagay ko yun sa number 2. Makita nyo dyan, mawawala yan. Yung number 3 ko is auto run. Send ping at your current position. Bakit mahalaga tong ping? Okay, unahin natin yun. Yung number 1. Tingnan nyo mabuti yung minimap. Diba? Mas easy. Kaysa dun sa magagaganon ka sa minimap, minsan nagkakamali-mali ng pindot dyan. Hindi pa precise kung saang location talaga. Halimbawa, lalabas kayo ng black zone. Naka-invisible, diba? So, di nyo alam kung nasa na yung exact location ng kaparte nyo, ng kasama nyo. So, ito, makakatulong to sa inyo. Yung number 3 ko is auto-run. So, kapag pipili ka lang yan, hold mo lang yan, tapos i-drag mo kung saan mo gusto dyan. Okay? So, itong auto-run. Ito maganda to kasi para hindi napapagod yung kaliwa mong kamay kagaganyan-ganyan. Okay. So, pindutin mo lang yan. Nakita mo na yung nagbiblink, ganun mo. Kung saang direction mo siya gusto papuntahin. Ganun ka lang. Flick mo na lang. Ipiflick mo na lang yung ano. Diba? Kakalabitin mo na lang yung joystick. Diba? Kapag gusto mo siyang i-off, pindutin mo lang ulit. Kapag lumalabas ka sa isang mapa, mamamatay yan. Kailangan mo ulit i-on yan. Sa mapa naman tayo. Saan yung pupuntahan ko? Saan kayo? Paano ko kayo pupuntahan? Ganito lang yan, mga boss. Open mo yung world map. Halimbawa, nagbigay sila ng mapa kung saan sila. Diba? Open mo yan, world map. Search mo. Pindutin mo yung search. Search mo yung pangalan ng mapa. Halimbawa, Stink Hug. Okay, di ba? Tatakbo naman yung mapa mo papunta dun. Tapos Arthurest. Tatakbo yan ng kusa. Paano mo naman malalaman kung paano ka makakarating dun sa mga kasama mo? Diba? Halimbawa, andito ka sa Bridgewatch Portal. Papunta ka ng Arthurest. So, buksan mo yung world map. Eto, yung mga nakikita nyong guhit na yan. Yan. Yan yung mga daanan. Titingnan nyo laging mabuti yung pagkakadugtong-dugtong ng mapa. Okay? Ayan. So, para makarating ka dun sa Arthurest, tingnan mong mabuti yung pagkakadugtong-dugtong yan. Halimbawa, ayan. O, ito, dumugtong dito. Saan ba yung pinakamalapit na daan dito, di ba? Tapos, saan ba siya dumugtong? Okay, saan dumugtong yung daanan? Ayan, punta ka dyan. Punta ka dito. Di ba dugtong-dugtong naman? Tingnan, oh. Pagdating mo dito, eto na yung daanan. Oh. So, ganun lang. Tingnan nyong mabuti yung mapa. Inspect nyong mabuti. Kung may, request kayo, comment nyo lang. Subukan natin gawa ng video, tutorial. So, kung nakita nyo, eto na, wala na yung countdown nung hostile. Okay, baba ulit. Pindutin mo ulit yan. So, ayan. Pwede ka na mag-flag ulit nyan. Pagkaganyan. So, marami pa akong gustong gawing video, kaya lang, syempre, busy sa trabaho. Sinisingit ko lang naman to. So, ayun mga boss. See you on next video. Don't forget to subscribe and like and comment.